Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Alright, it's me again, Pusong Legal Makes Vlog. Bago pa ang lahat, don't forget to like and share, din pakiclick na din sa notification bell para kahit pa paano makakatulong din kayo sa aking watch hour para sa pagbalik taas ulit sa aking watch hour, kasi kailangan ko ng watch hour tulong po sa inyo. Sana po magustuhan niyo po, at again, don't forget to like and comment, pakiclick sa notification bell. Alright, so may ipapakita po ako sa inyo or isi-share ko sa inyo about sa as feeling of a mother. So hindi ko alam kung ano ang punot dulot, hindi ko alam kung ano ang kahinatnan or ano ang mga saluubin kung maririnig nyo to, at kung ano ang feelings ninyo din kung maririnig ito. So i-share ko lang sa inyo kung ano ang pinagdaanan ko as a mother of two lucky son. Alright, i-share ko sa inyo kung ano ang mga nangyayari, kung ano ang mga kagustuhan nila as a big boy na. So guys, pakinggan nyo lang at hanggang sa dulo. Alright. Please, ma, in love po ani na girl, ma. Imong anak na in love na, ma, na dili sa kuan, ma, na mugos ko, pero siguro sa akong generation ron, normal naman sad siguro ma-full sa babae or sa lalaki nga kabataan, ma, if kabalo lang sila sa silang limitations. I know na some other people nagpadala silang katkuan, tas wala maghuna-una sa kahago sa si kahago silang inahan kay nasubraan rapod sila, pero di man pud tanan siguro, ma. Ay no, nakuan jud ka nang gusto ko na ingon ani sad, ma, pero wala ko kasabot, ma. Di sa musukol nimo wala ko ana, syempre ikaw man masunod kay ikaw may masunod, ma, kay ikaw raman ako gituuhan, ma. Guys, medyo makulimlim ang araw ngayon. Time check natin is 7 a.m. in the morning. So makulimlim ang paligid-ligid. Dito na lang tayo sa paligid-ligid. Alright, so pasukin natin ang room na iyan. Lilinisin natin. Ito po ay milhag sa kwarto sa mga tanggapan ng bisita sa lalaki. Hopefully walang tao dito. Pihad. So walang katao-tao. Ito po ang kabuuan ng kwarto. So maliit lang ito ng kwarto. May chinelas. At tulungin natin, lagyan natin ng tiwala. Dito naman is kailangan natin siyang linisin. Hindi ko masyadong ina-arrange dito kasi ano ba, pinag-alala mga binata dito eh. Kadalasan ginagawa ko lang dito is ilagay lang sa ayos kung ano ilagay. Kasi pag magising sila, mausap na naman yan, sinayaan ko lang yan. At ito ang inupuan ng matanda kagabi, kasi dito nakikain kasama mga binata.
sulit-sulit dito. Tapos sa labas. Sa kabila. Sobra din. Ikaw man nagdala nako. Lisod man pugngan ma akong feelings good samot na usahay magkatok me na makomfortable ko magkakuan me diri nila papa ma-open ako niya maminaw siya sa akong problema. Kay usahay dili ta makatok kay busy ka, I know kapoy ka, tas gusto na ko makitok nimo kaso usahay, di ka free, ay daghan kag work. Kukos kaayo sa studies sa siya na girl ma, ang nakita na ko siya nimo. And nakita na ko siya nimo. You tell me about your first life or your background ma, di ba? About broken palm, ingon anak. Makaagisad niya ma, mo eskwela walay balon. Mo eskwela dili good siya, dili good siyang parents. Dili day ako radi ay broken, di man mo goods ni papa good pero I understand naman po ma. Medyo di ko sad ganahan na batasan ni papa pero okay lang. Kasabot man ko na bawal kay syempre giunahuna sa dak. Nimo akong kaugmaon ma. Daghan na sad kay nagnatabang na ako sa school siya ma. Since grade 10 pa ko, classmate na sila ni ate ma. Siyempre kailan naman ka na ko, bugoy kay ko na bata ma, di ba? Makasab-an rako ni papa about sa kong grades firme ato bisag modular kay ngano ingon ani, ingon ana. Pero sugod na mulat ko sa insakto ma. Gitry na ko. Mausad na ako. Di na ko sayangon ang mga opportunity na gihatag sa ako. Ah. Daghan na kayo. Nag-boss sa ako. Nakaya na ako. Na nagtabang na ako. Na siyempre ikaw. Usa na ana ma. Diba? Gihi mo na ako inspirasyon. Mga kaagi sa akong kinabuhi. Especially na di ko gusto mubuhat sa binuhatan ni papa ma. Giunsa ra ka ang papa. Diba? Dili man sa bawion ako ma, sorry, di ko mututol ni mo ma, kay siyempre naglikay rasad ka sa pwede makaguba sa akong pag-eskwela. Interesado kay ko makahuman eskwela, makuha akong kurso, pulis puhon, kabalo kong di gihunahuna ni mo akong kaugmaon ma. Academic achiever siya na girl and she want to become a doctor soon. Grade 11 honor student until now. Ma, sorry. Kabalo kong kalit-kalit kaayo ni. Pero unta dili ka masuko na ko, ma. Dili ko magbinuang sa tanan masamot na sa kong pag-eskwela. Sa kong sports basketball. Mother, sorry. Dako kaayo ko sala ni mo, ma. Maistoryahan to ni ma. Look, chat niya, ma. How I wish ma-chat. Ma-close na ko mama ni mo. So in that way, I feel like I have my mother too. Wala na siya mother ma kay long story pero gusto gani tani niya makipag-close ni mo. Wish yun na niya ma-always. Ha? Wa man ko nakuan. First time gani ko gabasa ing ato kay in my entire life wajud ko katry ato. Ganahan ko gani ko murag gikasab-an ba maunay pinaka first wish nako nga makadungog ug kasaba sa mama. But ang gitkay ni siya ma, na girl like you.
I wonder have courage to text your mom if ever man accept ko niya, accept ko niya. So in that way, makashare me unexpected chikas about how she's doing right now, labi na layo siya ninyo. Gipang forward na ko, ni, na ko chat niya ma. Vien cardiente, search lang ma. So dito, ni, lahat ng TikTok or ano pa to mga picture nga binigay, sinin niya halos papuno na ang aking gallery. Guapa, guapa, butan kayin ma, respetado, walay bisyo, academic achiever, o basta ma, daghan pa o unta ma ba? Love kay na, naku ma, pagmiga mo ma ba? Treat siya like ka ng anak na yud ni mo siya ma if pwede. Dili mang good ma, umu-update good na siya, siya ma. Anak lang mas, ma ba, please. Pagmiga mo niya mababot an kay na siya ma, I swear magkasundo mo anak ma. Ma, please, mother. Mother, pidira ma dili bitaw ko magbinuang ma. Tas butan baya ka nga ma, guwapa pagyud kay ka ma. Dili man tinuod mana mana ma. Di man tinuod mana ma, please, guwapa baya kay ka ma. Ay, gani maulaw siya ma na mahadlok sa siguro. Butan kay na siya ma maulawan. Ta sige, ragpundo balay. Di parehas anang ubang bay, bay asang pista to ah. Mga laagan kayo uban bay. Pero kana si Bieng na lahi kay na siya. Makita na ko siya ni Muma. Nagklase na siguro sila na, tas awarding rong hapon. Awarding yung hapon. Klase na may ma. Bye. Ma, kuan ma, ma na, please, habutan bitaw na si Ivy ma. Ma, I swear, dili ko magbinuang sa kong eskwela sa mutan niya ma, please. Eh ma, ikaw lang ma, sige na ma, please, if mo okay si ate ma, goods na ma. Yeah, I love you ma, thank you sa support, ay kabala ka, good boy imong baby boy. Ang narinig niyo guys is binasa ko lang dito sa cellphone at saka naisipan kong i-share ko sa inyo kasi may makukuha sa mga parents like me na may mga anak lalo na't mga lalaki ay isa po ito sa communication through the son, no, sa imong anak na lalaki, lalo na nag-study pa to. So, before, sabi ko sa kanya na huwag mo na mag-girlfriend kasi sagabal yan sa, ano, sa pag-studies. So, hindi naman natin mapigilan as a mother, hindi natin mapigilan ang mga anak natin na magkaroon talaga ng jowa. So, actually, kahapon pa to, message niya sa akin, nagpalitan kami ng discussion, nagpalitan kami. Sabi ko sa kanya na, kung mari, huwag muna kasi mahirap ang studies parisan ni mo sa ano, relationship. So, anyway, may mga kriteria naman siya binigay sa akin kung ano, unsay, kung ano at ano ang... Kumbaga, anong klase ang babae na napupusuan niya. So that girl is a best friend of my daughter. So, actually, gi-hide nila sa ako. I think 1 year na. So, kasi grade 10 pa lang ang anak ko. Tapos, grade 11, yung... classmate ng anak ko din na babae, which is yung best friend niya. So, grade 10 yung anak ko, grade 11 naman sila ng dalawa kong anak, mag-best friend yun sila. So, tinago nila sa akin ang mga, ano, kasi alam naman nila na bawal, binawalan ko yung anak ko na lalaki. At the same time, 16 years old siya dati. So, 15 years old pa lang siya. So, ngayon 16 years old na siya. So,
Nakita na ko sa profile ng anak ko is in a relationship. So, inunahan ko na siya. Actually, pagkakita ko sa profile in a relationship, may tatlong araw pa. Tatlong araw ko muna nag-space bago ko siya kinukumpronta, no, na ano yung in relationship, ganun, ganyan. So, nagkapalitan kami ng discussion yesterday. So, hanggat sa napaluha na lang ako. So, di ko naman sinasabi na binabawalan ko talaga siya. Ang sa akin man lang is, focus muna sa pag-aral. So, hindi ko naman makontrol yung feelings nila as a generation ngayon, di ba? Batang generation ngayon. So, to the support na lang. So, nakita ko din naman na actually, inano ko pa yung ate niya kung okay ra ba ni nga girl. So, far pick naman, 100%, which is best friend niya. Then, alam nilang isag-usa. So, in short is, magkasundo silang tatlo. So, yung anak ko pala is may ugali yun. So, siguro, comfortable sila magkauban, ganun. So, no, wala na akong ano. So, ang hindi ko lang maano is na-shock ko. So, siyempre, siguro sa feelings na sad na as a mother, no. So, ang matutunan niyo dito is how to communicate your son, no, na maging okay, na maging comfortable kayo sa isa't isa, lalo na't buhay abroad tayo mga nanay. So, support na lang natin, no? Kung nakikita naman natin na maganda ang background sa girl at potential yung girl, so, why not, no? Hindi natin ipagkait sa kanila kung ano ang mga feelings nila, no? Kaya hindi natin hawak ang mundo ng mga anak natin. May sariling mundo din sila. So, although umiyak man ako, medyo kasi yung pakiramdam na nanay na nanay tayo sa mga anak natin kahit malayo tayo sa kanila. So, yun, ginawa ko na lang background sa ano ko kasi wala akong maisip eh. So, sana naman po dito sa channel ko is supportahan niyo ako ulit. Lalo na yung mga... Kasi may nangyari kasi dito sa channel ko eh. So, hopefully na ibalik yung support niyo ulit sa akin kahit papaano, kahit hindi na music ang gagawin ko kasi doon ako napapalo. So, lahat ng mga viral music ko is deleted ko na. So, binalik na sa akin yung AdSense kaso kailangan ko nang bumawi sa aking views. So, so, hopefully, na mabalik na sa akin, din na itiwala niyo sa akin or whatever pa dyan. So, thank you, salamat sa iyong suporta, God bless. And don't forget, like, share, comments, then, click na lang sa notification bell. Kahit di kayo magko-comments, di kayo mag-share, at least, maklik ninyo ang notification bell. Ayos na sa akin yan. Thank you, God bless, more power. Ito po again, si Pusong Ligamix Vlog. God bless.